Ano nga ba ang magiging papel ng bansang Israel pagdating ng mga huling araw? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang may pinakamaraming beses na binanggit sa Bible na bansa ay walang iba kundi ang bansang Israel. Higit 2,000 beses po nabanggit ang salitang Israel doon po sa Bible. At makikita po natin yan halos sa lahat ng book po ng Bible na babanggit po ang bansang Israel. Majority po ng mga pangyayari or events sa Bible na ganap po yan sa bansang Israel. Kumbaga po, titingnan po natin ang bansang Israel po ang pinakasentrong lugar dito po sa Biblia. Makikita po natin na napakahalaga po ng bansang Israel historically. Pero mga kapatid, hindi lamang po historically. Makikita rin po natin na itong bansang Israel meron din po siyang gagampanan pagdating ng mga huling araw. Malaki po yung magiging parte ng bansang Israel pagdating po ng mga huling araw dito po sa ating mundo. Ngayon po may mga nababalitaan po tayong mga conflict or mga kaguluhan po dito sa bansang Israel. Pero mga kapatid, hindi po natin pag-uusapan yung digmaan na yan na nagaganap po ngayon sa bansang Israel. Kasi po mga kapatid, kung titingnan nyo pong mabuti, hindi na po bago yung digmaan dito sa bansang Israel. Hindi lang po ngayon nangyari yan. Actually, palagi po may nangyayaring kaguluhan po sa bansang yan. At meron na po talaga silang mga kalaban na umaatake sa kanila. Tulad na lamang po ng mga Egyptians, Amalekites, Midianites, Moabites, Ammonites, Amorites, Philistines, Assyrians, Babylonians, Persians, or Romans. Ganyan pong karami yung umaatake noong panahon po ng Bible sa bansang Israel at kumakalaban po sa kanila. At hanggang sa panahon po natin ngayon mga kapatid, yung mga nakapaligid pong bansa sa kanya, halos lahat po ng yan, kalaban po ng bansang Israel. So sa kabila po ng marami pong gustong magwasak po, manira, o kaya man po burahin sa mapa itong bansang Israel, simula noon po hanggang ngayon, wala pa rin pong nakagawa po niyan. Hindi po katulad ng mga ibang bansa at ibang mga empire po noon. Bagamat nasa history po natin sila, pero wala na po sila ngayon sa panahon po natin ngayon. Ang Israel po, nanatili po siya sa kabila po ng napakaliit lamang po niyang bansa. Bakit nanatili yung Israel sa kabila ng maraming kumakalaban po sa kanya? Kasi nga po, merong plano yung Diyos sa bansang Israel pagdating ng huling mga araw. So hindi po pwedeng mawala yung bansang ito. Kasi po kung nawala yung bansang Israel or mawawala po yung bansang Israel, yung mga prophecy po sa Bible na patungkol po sa Israel na mangyayari, ibig sabihin po, hindi po totoo yun. Kasi nawala po yung Israel eh. Kapag nawala po ang Israel, masasabi po natin na yung mga prophecy sa Bible or yung Bible mismo, hindi ito totoo. So ang bansang Israel po, sa kabila po ng marami pong nangyayari pong ditong mga kaguluhan, mananatili at mananatili po ito. Dahil meron pong plano yung Diyos dito po sa bansang ito. So ano nga po ba yung magiging papel ng Israel pagdating ng mga huling araw? At ano-ano po yung mga mangyayari sa Israel pagdating po ng mga panahon po na yun? So una po mga kapatid, hindi po pwedeng mawala ang bansang Israel kasi po pagdating po ng huling mga araw, dito po itatayo yung third temple o yung pangatlong templo po. Sa mga hindi po nakakaalam, kaya po merong third temple kasi po merong first at second. So tinayo po yung first and second temple nung panahon pa po ng Bible. So napakatagal na po nito. Pero nawasak po ang first and second temple. Pero mga kapatid, sa propesya po sa Bible, makikita po natin na merong templo na itatayo. So ito na nga po yung sinasabi natin na third temple. Ngayon po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, wala pa pong naitatayong third temple. Pero mga kapatid, pinaplano na po ng mga Hudyo doon sa bansang Israel yung pagpapatayo po dito sa third temple. So magugulat na lang po tayo isang araw, babalita na lang po na itinatayo na po or itinayo na po itong third temple. Pangalawa po, since magkakaroon nga po ng third temple, dito po sa templo po na ito, dito po uupo yung Antikristo. At gagawa po siya ng kasunduan ng 7 taon po dito po sa templo po na ito. So yung Antikristo po, yun nga po yung tinutukoy ng Revelation na halimaw at sa Daniel din po, siya po ay maghahari-harian po dito po sa ating mundo. So magpapanggap po siya na siya yung tagapagligtas ng mundo at siya po yung mag-rule po dito sa mundong ito sa loob ng 7 taon. At siya po, sasabihin niya po na siya ay Diyos. At marami pong tao ang susunod at sasamba sa kanya, hindi lamang po doon sa bansang Israel, kundi sa buong mundo. Maraming tao ang mabibilib sa kanya dahil sa kanyang kapangyarihan na pwedeng gawin, dahil kaya niyang pagkaisahin ang buong mundo at marami po siyang magagawa. So makikita po natin, hindi po pwedeng mawala itong Israel, dahil doon po uupo yung Antikristo pagdating po ng tribulation. At pangatlo po, pagdating din po ng tribulation, itong dalawang saksi, magbabahagi po sila ng mensahe ng Diyos doon po sa Jerusalem. So bukod po sa pagbabahagi nila ng mensahe po ng Diyos or pagpaprophesy po nila, gagawa rin po sila ng iba't ibang himala
at pagpapakita po sila ng mga kababalaghan pagdating po ng panahon na yon. At doon din po sa Jerusalem, doon din po sila papatayin. So mamamatay po itong dalawang saksi na ito doon po sa Jerusalem at pagmamasdan po yung bangkay po nila sa loob ng tatlot kalahating araw. At pagkatapos po noon, mabubuhay po muli sila yung dalawang saksi. At ito nga po ay magaganap doon po sa Jerusalem. Pangapat po, sa bansang Israel din po kasi, or doon po sa Jerusalem, bababa ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, alam naman po natin, siya po ay pinanganak sa Bethlehem. At ito nga po ay nasa Israel. So doon din po siya lumaki, nag-ministry, namatay, at nabuhay magmuli. So yan po ay noong first coming niya. Pero sa second coming niya po, dito rin po sa bansang ito, sa Israel, dito po siya bababa. So wala po tayong makikita sa Bible na ibang lugar kung saan po bababa ang ating Panginoong Hesukristo. Maliban po dito sa bansang Israel. Dito po sa Mount of Olives sa Jerusalem sa Israel. So napaka-specific po ng Bible. Makikita po natin na dyan po bababa ang ating Panginoong Hesukristo. So hindi po pwedeng mawala ang bansang Israel kasi nga po meron po siyang role na gagampanan. Ang role na gagampanan niya po, dyan po bababa ang ating Panginoong Hesukristo. Panglima po, sa bansang Israel din po magaganap ang digmaan na tinatawag na Armageddon. Pagkatapos po ng malagim na 7 taon na tribulation sa pangunguna ng Antikristo, bababa na po ang ating Panginoong Hesukristo. Yan nga po yung second coming at magkakaroon po ng digmaan. Digmaan po sa panig po ng Panginoong Hesukristo at sa panig po ni Satanas o ng Antikristo. At yung digmaan po na yan, magaganap po yan sa bansang Israel, sa lugar na tinatawag po na Armageddon. Ang ibig sabihin po kasi ng Armageddon ay Mount Megiddo. At ito pong Megiddo po na ito, ito po ay nasa bansang Israel. Actually po, marami na rin pong mga naganap na labanan dito po sa Megiddo, doon pa lang po sa Old Testament. May mga labanan na po tayo makikita na naganap po dito po sa lugar po na ito, sa Megiddo, sa Israel. At pagkatapos din po ng tribulation mga kapatid, magkakaroon din po ulit ng isang labanan na naman. At ito po ay magaganap doon sa Israel. At panghuli po mga kapatid, pagdating po kasi ng millennial reign of Jesus Christ o yung paghahari ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa ating mundo sa loob ng 1,000 taon, ang magiging political center po ay ang Jerusalem. Kumbaga po, doon po uupo ang ating Panginoong Hesukristo. Doon po yung magiging trono niya sa Israel. Doon po sa Jerusalem. Kumbaga po sa presidente po sa atin sa Pilipinas, ito yung Malacanang. Sa Amerika naman, ito yung White House. Sa mga hari, ito yung palasyo o kaya man po yung kanilang mga templo. So pagdating po ng 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Hesukristo, dito po siya uupo dun po sa templo sa Jerusalem. Yan lamang po yung ilan sa mga mangyayari po na kaganapan doon po sa bansang Israel pagdating po ng huling mga araw. At sa pamamagitan po ng mga kaganapan po na yan na mangyayari po pagdating ng mga huling araw, matutupad po yung plano ng Diyos para po sa bansang Israel. At hindi lang po para sa bansang Israel, kundi po sa buong mundo. Mga kapatid, overall po, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mula noon po, at kahit sa mga susunod po na panahon, ang bansang Israel po, blessing po yan para po sa sangkatauhan. Bakit po natin nasabing blessing ang bansang Israel? Mga kapatid, kung titingnan niyo po, sa pamamagitan po ng bansang Israel, dyan po ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. At sa bansa po na yan, dyan po na-create yung mga maraming kaganapan po sa Bible. Isipin niyo na lang po kung wala yung bansang Israel, paano makikreate yung Bible? At higit sa lahat, kung wala yung bansang Israel, paano magkakaroon ng kaligtasan para sa atin? Kasi dito nga po nang mula ang ating Panginoong Hesukristo eh. At alam naman po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay, nagkaroon po ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. At higit sa lahat, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Isipin nyo na lang po kung wala yung bansang Israel, ano po ang mangyayari po sa atin? Kaya napakahalaga po nitong bansa po na ito. Ang bansang Israel po ang nagpapakita na totoo yung Diyos. Dahil makikita natin, napakarami pong pinagdaanan ng bansa na to. Napakaliit na bansa, napakaraming kaaway, pero nanatili pa rin po siya sa kabila po ng lahat ng pinagdaanan po nito. Noon pa man po, sa panahon po natin ngayon, nakita po natin yung paggabay po ng Diyos dito po sa bansang ito. Kaya masasabi po natin na tunay at buhay ang ating Diyos sa pamamagitan po ng bansang Israel. Marami pong ginawa yung Diyos sa bansang Israel noon pa man po, hanggang sa panahon po natin ngayon, na nagsasabi na naandito po yung Diyos po natin. Buhay po siya. Ang bansang Israel po, blessing po ito para sa atin. Historically, nakita po natin kung paano po tayo napagpala sa bansang ito. So dahil po dyan, kailangan po na pagpalain din po natin ang bansang ito. Ipanalangin po natin ang bansang ito. Magkaroon po sana ng kapayapaan dito sa bansang ito.
Panalangin po natin yung lahat po ng taong naandun, hindi lang po yung mga Hudyo. May mga kababayan din po tayo na naandun sa bansang Israel. Panalangin po natin yung protection po nila. At yung mga Palestino rin po na naandun po sa bansang Israel. Alisin muna po natin sa ating mga isipan yung patungkol po sa religion. Mahal po natin yung mga kapatid nating Muslim. Mahal po natin yung mga kapatid nating mga Hudyo. Yung mga Kristiyano, kung sino pa man po yan na naandyan sa bansang Israel. So, pinakamagandang gawin po natin, panalangin po natin at i-bless ang bansang Israel. So, yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Diyos, inyong pamilya at mag-iingat po kayo palagi.